Bongbong Marcos nagulat sa ginawa ng isa sa kanyang kalaban para sa final canvassing ng mga boto sa Senado. Sabi ika nga nila, ang mga Pilipino ay nagsalita na. Tapos na ang eleksyon, ngunit ngayon sa kasalukuyan ay may bagong umuugong na naman ng mga disqualification case na i-final ng isang grupo ng mga martial law victim sa Supreme Court. Hinihiling nila sa kataas-taasan ng Supreme Court na maglabas ng kautusan ng pahintuin ang final canvassing ng mga boto sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa Kongreso at Senado. Hinihiling din nila sa Supreme Court na gawing not valid o stray votes ang mahigit 31 million votes na nakuha ni Bongbong Marcos. Panoorin mo ang pangalawang video na ito dahil magugulat ka dahil isa sa kritiko at kalaban ni Bongbong Marcos na si Senator Franklin Rilon ay naglabas ng kanyang reaksyon kung mayroong jurisdiction ba ang Supreme Court sa disqualification case ni Bongbong Marcos. Ang pagproklama ng Pangulo at pangalawang Pangulo sangayon sa lumalabas na boto sa Certificate of Canvass ay tungkulin po ng Kongreso sa ilalim ng ating saligang batas. Hindi po pwedeng pigilin sa pamamagitan ng restraining order ang Kongreso at harangin ang kanilang tungkulin sa ating saligang batas. At ayan, kaya wala pong jurisdiction ang Supreme Court na mag-issue ng TRO. At kinala ko I am confident that ang mga magistrado natin will exercise restraint and will not use their power to issue a TRO because they know na wala po sa lugar yan. Hindi lang po yan, wala nga sa lugar sa ating siligang batas. Mas nakakatakot po pag nag-issue sila ng TRO. At pagdating ng Hunyo at 30, ay wala tayo. Wala na po proklama ng presidente at pangalawang presidente. Magkakaroon po tayo ng constitutional crisis dahil walang leader ang ating bansa, walang pangulo. Kaya sa aking tingin po ay walang basihan. Kung may, ang hindi ko po sinasabi yung tungkol sa merito ng disqualification. Ibang usapan po yan. Ang pinag-uusapan lang natin, ang kapangyarihan ng Korte Suprema napigilin ang Kongreso naggampanan ang kanilang tungkulin na magproklama ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Ayon kay Senator Franklin Rilon, tuloy na ang kanilang final canvassing sa mga boto sa pagkapangulo at pangalawang Pangulo sa Senado maging sa Kongreso. At dapat bago sumapit ang June 30, 2022 ay maproklama na nila ang bagong Pangulo na si Bongbong Marcos at bagong pangalawang pangulo na si Sara Duterte. Magkaiba man ang kanilang kulay sa politika, si Senator Franklin Rilon at Bongbong Marcos, nauna na rin silang nakita sa Iloilo sa panahon ng kampanya. Isang pagpapatunay na kahit isa sa kritiko ni Bongbong Marcos si Senator Franklin Rilon ay natanggap na ina ito na pinili ng mahigit 31 million votes o mga Pilipino si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng ating bansa. Totoo nga ang kasabihan na si Bongbong Marcos ay hindi marunong mamersonal ng kanyang kaaway, lalong-lalo na nananalo siya bilang bagong Pangulo ng ating bansa. Ang nais niya ay magkaisa ang buong Pilipinas anuman ang kulay mo sa susunod na 6 na taon. Kaya naman, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa patas na ipinakita ni Senator Rilon para sa disqualification case ni Bongbong Marcos ngayon sa Supreme Court? I-comment lang ang iyong reaksyon dito sa video sa baba. Maraming salamat po and God bless everyone.